Yung mga ganito pong post, sigurado tayo ay nagsispread ng divisiveness and disagreements among Filipinos. Pag ito po ay nabasa ng isang uto-uto, marami dyan, sigurado tayo. Ang iisipin ng mga yan na tayong mga kakamping ay gustong palitan ang pangalan ng ating bansa. Na tayong mga kakamping ay gustong palitan ang ating nationality from being a Filipino to being a kakamping. Ganon na ganon ang iisipin nila. Sarcasm? Yes. Pero hindi kasi nila alam yon. Marami sa ating mga kababayan na siguradong hindi ma-identify kung yung isang post ay sarcasm lang or satire. O, tignan nga natin to. Are you from the Philippines? No, I'm from Angat, Pinas Incorporated. So you're a Filipino? No, I'm a kakamping. Ganon ang iisipin. Abay, atong mga kakamping, ayaw nang maging Filipino ah. Abay, atong mga kakamping, gustong palitan ng Angat, Pinas Incorporated ang ating bansa. Ganon po sigurado ang iisipin ng mga uto-uto. At napakarami po kasi ngayong uto-uto. Kaya sana yung mga nagpo-post sa social media, tignan muna natin. Tayo ba ay nakakatulong o hindi? Tayo ba ay lumalapit doon sa bukang bibig ng mga taga-kabila na unity or lalong lumalayo? So tignan natin yon. Dahil bukang bibig nila yung unity. Diba? Bukang bibig nila yung move on tayong lahat. Paano yon kung kayo mismo ang hindi maka-move on? Paano yon kung kayo mismo ang walang unity? Ito ay napakahirap talaga. Okay, balikan natin ang konti. Ito ay real talk. Alam niyo po, para sa akin ah, matagal na pong nawala ang pagiging Filipino ng napakarami sa ating mga kababayan. Lalo na po yung mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Nawala po sa inyo. Hindi niyo na po alam ang totoong values ng isang Filipino. Naging normal sa inyo ang pagmumura. Naging normal sa inyo ang paninira at lahat ng klase ng kademonyuhan at kabulastugan sa social media. Yun ba ay pagiging Filipino? Abay, hindi po. Matatag ang totoong kabutihan ng mga Filipinos. Naandon yung kabutihan natin. Napakarami sa ating mga kababayan mula pa noon ang naging bayani dahil sa kanilang tapang at pagmamahal sa ating bayan. At parang gusto nyo na lang kalimutan yung mga yon, yung mga paghihirap nila. Diba? Ang pinakamatindi doon, napakarami po sa inyo ang naging fanatic. Ang naging diehard. Remember? DDS? Duterte? Diehard supporters? Or the other way, kung ano man? Anyway, talaga lang po, parang gusto nyo pang gawing DDS country etong ating bansa noon, at di umano ang tatay nyo ay yung tinatawag nyong Tatay Diggs. Kakaiba po, ano ho? You see, sa inyo po nagmula yung mga ganitong idea. Kayo po ang nawalan ng totoong values ng isang Filipino. Kaming mga kakamping, matitino, matulungin, mapagmahal sa bansa, at higit sa lahat, kami po ang totoong nakakatulong sa ikauunlad ng ating bansa. Try nyo, mas masaya ang buhay. Sigurado tayo. Sa ngayon, pag meron ako naririnig na, DDS ako. DDS, halimbawa, kakilala, kaibigan. Ang weird. Talaga, wala kang sariling pag-iisip. Diba? Pag sinabi kasing die hard, isa lang talaga paniniwalaan mo. Mali man yan, basta sinabi ng idolo mo, ay paniniwalaan or gagawin mo. Ganun po ang mga die hard. So dahil sa pagiging fanatic at die hard ng mga kababayan natin, nawala na po yung totoong ugali, yung innate ng isang Filipino. So sa inyo nagmula. Kung eto man ay post ng isang DDS or maka BBM, alam na alam niya yung ganitong sitwasyon.
Have a good day.